wala, papakarga tayo ngayon ng diesel. At magdadala tayo ng krudo ngayon sa bukid. Tuloy, napasyalan na rin natin yung ating binabantayan na bukirin. Malapit na rin kasi ako magpatanim. Lubusan ng land preparation. Ang last ay yung papantayin na yung pagtatamnan. Update lang mga kalawatero. Siguro ng mga kasama natin doon. Magano lang naman ako, magdadala lang ng kaya ang sabi ko kanina ng diesel, saka may dala din akong pandamo kasi kailangan na habang maaga tupsain na yung mga damo dyan sa Bukirin, kasi habang lumalaki sila magiging mahal yung mabibili mong pangdamo. Siyempre pag lumalaki sila kumbaga tumatanda na, mas ma-resistant siya na sila sa mga spray natin na chemical. Kaya habang maaga spray na natin. Dito na tayo, papasok sa bukid. As usual, malubak kasi nung mga nakarang araw nag-uulan, kaya ganyan lang ang sitwasyon ng daan natin dito. Nakikita nyo naman na mabilim-lim pa rin. Nakasalubong natin na kulik-lik yan, galing sa bukid yan or papunta pa lang kani-kanilang mga bukid. Medyo bad weather tayo ngayon, natural lang naman yan, ganito naman ang panahon pagka November hanggang December, ganito yan. Sana lang walang darating na bagyo. Ayun, yung mga iba tapos na rin, kumbaga patapos na ang kanilang land preparation. Although dito sa binabantayan ko sa lupa ng aking manugang balae, nauna naman ako ditong nag-umpisa. Ayan, may baka. Ano, yung baka. mahirap dyan yung tali niya. Baka masagasaan natin mahila pa natin yung baka or worse maputol yung tali. Hindi nagkaroon tayo ng problema. Dito na tayo sa
mga fish pan. Ayan, puro fish pan dyan. Ayan, nagkakarga na sila ng duli. Ayan, puro fish pan niya. At dito na tayo sa ano farm. Pinakuha lang natin yung mga galon at babalik natin mamaya. Kakargahan natin ng diesel. Pero may dala na ako diyan, isang galon. Iiwan na natin dito sa hatchery. Duduwa. Baba mata ko ha. Dagargan na tama sa ta. Timawag na tatay kay kakabsat. Okay ka? Sige. Malak ko di topor din ni Kalis. Baba. Iniwan na natin yung ano doon, diesel at pandamo. Mamaya magano na sila. Mag linang. Ano bang Tagalog nung linang? Kumbaga pa-planchain na yung pagtatamnan ng punla. Kaya kailangan ng diesel para sa kuliglig. Mo rin na bayaran sila, syempre natural lang. Kaya sa pagbubukid kailangan mo pa rin ng mga ano, ng mga manpower. Thank you.
Nakita nyo na yung kabuuan ng ano ng palayan sa drone. Tapos na. Konting plancha na lang para sa preparasyon para sa transplanting, paglipat tanim. Wala lang, may dumadaan ako liglig, maingay. Yan, yung mga kuliglig yan, galing na siya ng ano, galing na siya ng bukit. Tapos na siguro ang kanyang ano din, land preparation. So nakita nyo sa ano, sa drone footage na halos lahat dito ng mga farmers ay nakapagano na, nakapaghanda na sa kanilang mga bukirin. May mga ilan-ilan pa rin na ano, mga nagpapahuli, mga nakita nyo na green-green pa, yun yung hindi pa naumpisan yun, mga yun. Anyway, ang ang tubig naman, tuloy-tuloy na yung bitaw ng ano, ng magatdam ng tubig para dito sa mga bukirin. Yung nakita nyo pala kanina, yung daan, itong bypass na to, yan, bypass to hanggang doon sa ano na yan, halos tapos na yan hanggang dyan palabas ng highway, tapos na yung bypass na yan. Kaya ano na, tawag dito, iginhawa ng mga paglabas ng mga palay dito kasi may bypass na. Laking tulong ang bypass para sa paglabas ng mga produktong palay. Yung mga iba, hindi natin maiwasan na dito na nagbibilad. Ganun naman talaga. Wag lang bilaran lahat kasi wala na madaan ng mga sasakyan. Yun, natapos na ang ating pagbisita dito sa bukid. Babalik-balikan na lang natin to, siyempre, para malaman mo rin kung ano pa yung mga ibang pangangailangan ng ating mga kasama sa bukid.
puno. Mapuno siya. Kaya laking bagay yan, lalo na pag summer. Merong mga lililiman ang mga kasama natin sa bukid. Kagaan yan. Kahit maaraw yan, pag nandito ka sa liin ng mga puno na yan, kahit pa paano, malamig-lamig na rin. Ayun, tapos na tayo na bisitahin ng bukid. Malamang sa malamang, babalik na naman ako mamayang hapon or bukas ng umaga. Kasi dadala naman tayo ng krudo. Maapat na ganun lang kasi yung nakargahan ko na diesel nila. Liban sa fish pond, marami din silang puno ng ano dito, puno ng mangga. Mapaligiran yung mga fish pond dito. Oh, 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 oh